Okay, mapagpalang araw sa lahat. Umpisa natin ngayon, color portrait. Tara, pasok tayo sa maliit namin shop. Ang shop namin, maliit lamang. Pero mababait naman kami, kaya okay lang. Magkasabay-sabay mga kami ng gawa, pwede magsiksikan. Ang importante, kaming lahat ng artist nagkakaunawaan. Color portrait, umpisa natin ngayon. Yan ang isi-share ko sa inyo. Kaya kung gusto mo may matutunan, panoorin mo hanggang dulo. At huwag mo rin kakalimutan na i-follow and share to, para mapanood din ng ibang gustong matuto kagaya mo. Bali sa pagkakataon na to, medyo napaisip tayo kasi meron palang maliit na peklat na tatamaan dun sa pwesto na paglalagyan ng portrait ni client. Kaya nagsuggest ako sa kanya na lalagyan namin ng ibang design yung pinaka-peklat na tatamaan dun sa pinapagawa niyang pyesa kasi pangit tignan pag hindi matatakpan. Kaya naman napakaswerte mo nanay kasi bukod sa portrait, pati pangalan mo kanyang ipinalagay. Wow! Ako po si Nads Galape ng Nads the Tutorial. Tara, simulan na natin. Sa dami ko ng ginawang portrait, talagang masasabi ko na halos pare-pareho lang yung proseso na ginagawa ko. Pero may mga pagkakataon na talagang may ginagawa akong portrait na iniiba ko yung diskarte o yung proseso ng paggawa ko kasi kagaya nito, yung balat ni Sir medyo mahirap papasukan ng tinta. Medyo matagal mag-react yung mga tinta na hinahagod ko. So talagang iniiwan ko muna siya tsaka ako babalikan kung sakaling kulang yung naihagod ko na mga kulay o ng tinta. Sa experience ko bilang mananato, marami na ako na-encounter na iba't ibang klaseng balat. Merong matigas na balat, merong malambot, merong sobrang lambot naman yung parang mapupunit kapag ka nadaanan ng needle. Meron din namang sobrang tigas na kahit paulit-ulit parang hindi pumapasok o ang hirap ipasok ng karayom sa loob. Meron ding dry na balat, yung parang ang bilis niya madumihan, tapos ang hirap din linisan. May mga ganun na klase ng balat. So dito, ang gamit ko pala mga needle dito sa ganitong size ng portrait, ginamit ko 3RL, 7M1, 7RM, tsaka 15RM para sa pagkukulay dito sa mukha ng pinaka-portrait natin, para yun yung pinaka-malambot na panghagod natin, yung 15 curved magnum o round magnum. Yun po yung ginamit natin dito sa pyesa na to. Meron tayong mga detail dyan na ginamitan natin ng liner 3RL. Tapos yun na rin yung ginamit natin na pang-shade kasi medyo maliit talaga tong pyesa na ginagawa natin. So may mga detail talaga na parang hindi nakakayanin ng shader. Kaya ginamitan ko siya ng liner pero pinang-shade ko. Pinang-shade ko siya ng dahan-dahan para makuha natin yung bawat detail na kailangan natin kunin. May mga pagkakataon talaga na gumagamit ako ng liner needle para ipang-shade kasi meron akong mga kailangang habulin na maliliit na detail na alam ko na liner lang yung kayang ipang-shade dun sa mga part na yon, yung mga maliliit na pyesa o maliliit na detail kagaya ng ginagawa natin ngayon. Diyan sa part na yan, gumamit tayo dyan ng round magnum na yung ginagamit natin dyan, 15 round magnum. Kailangan kasi natin dyan, medyo malambot na yung pasok ng tinta, yung hagod niya. Pwede rin naman kayong gumamit ng magnum lang kasi kaya naman pong humagod ng malambot doon sa magnum. Basta ingat lang, dahan-dahan, sanayan lang. Kung gagamit ka ng magnum para sa portrait kasi yun lang din yung gamit ko dati, magnum, nung hindi pa ako sanay gumamit ng curved magnum o round magnum. Magnum lang din po yung gamit ko, so nagagawa naman natin siya na malambot. Basta yun nga lang, control lang talaga sa paghagod para hindi natin masolidan kaagad yung pinaka sinishade natin. So yung mga ginamit natin kulay dito, gumamit tayo ng dark brown, gumamit tayo ng medium brown, gumamit tayo ng dark skin tone, gumamit tayo ng medium flesh tone, gumamit tayo ng light flesh tone at saka ng light skin tone. Tapos yun na yung the rest, highlight para sa kabuuan ng pyesa.
At yun, maraming salamat sa panonood. Medyo masakit na ang aking likod. Don't forget to follow and share. Pero pusuan mo muna bago mo i-share. Muli, ako si Nads Galarpe ng Nads The Tutorial. Hanggang sa mga susunod na video, maraming salamat.